Magandang araw sa inyong lahat. Ang ilan sa mga dapat pagnilay-nilayan ng tao ay ang mga nilikha na likas ng ating Panginoon. Sa Quran, sa Islam, ay tinuro kung bakit nilikha ito ng ating Panginoon. Ang kalangitan at kalupaan, ano ang layunin bakit ito nilikha? At nais ko pong magbahagi ng ilang mga talata sa Quran na babasahin natin at kukunan natin ng aral. Sinabi ni Allah, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar laayatin liulil albab. Katotohanan na sa pagkakalikha ng kalangitan at ng kalupaan, sa pagpapalitan ng araw at gabi, ay may mga palatandaan para sa mga taong nag-iisip, para sa mga taong umuunawa. Sila ang mga taong sinabi ni Allah, alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sila ang mga taong umaalala sa kanilang Panginoon, sila man ay nakatayo, sila man ay nakaupo, sila man ay mga nakahiga. وَيَتَذَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. At sila ang mga taong nagninilay-nilay sa pagkakalikha ng kalangitan at ng kalupaan. Sila ang mga nagsasabing, رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. Sila ang mga taong nagsasabing, Panginoon namin, katotohanan hindi mo ito nilikha ng walang saysay. سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Panginoon, iligtas mo kami mula sa impyernong apoy. Sa talatang ito nagbabahagi ng ilang mga katuruan na ang pagkakalikha ng kalangitan at kalupaan, ang buwan, ang araw, ang sanlibutan ay nilikha ng ating Panginoon para magamit ng mga tao sa pagsamba sa Kanya. Ito ay nilikha para maging lugar ang mundong ito ng pagsubok kung sino ang mga mananampalataya at sino ang mga susuway. Ito ay lugar upang makita at magpakitang gilas tayo hindi para sa mga nilalang, kundi para ipakita natin sa ating tagapaglikha ang tunay na pagsunod at pagsamba sa Kanya. Mga kababayan, nawa ay maunawaan natin na ang mga pagkakalikha ng ating tagapaglikha na si Allah sa mga nilalang sa sanlibutan na ating napakikinabangan ay hindi niya nilikha na para lamang sa wala. Nilikha niya ito para magamit natin, makilala natin kung sino ang naglikha at masamba natin, masunod natin ang ating Panginoon. Kaya naman sinabi ni Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nakatotohanang nilikha ko lamang ang mga tao sa layunin na sila ay sumamba sa akin. Maraming salamat at hanggang sa muli.